ay mababa kung tutusin mo sapagkat ang populasyon ng Pilipinas ngayon 107-108 million, eh dito eh mga easily mga 20 million dito ay mga bata scouting age, no, 25. So we're just parang nasa pinigo, usapan na ang members of WB, maybe about 10% of the potential o totally, you know. So yun eh kampanya namin. Ang isang deterrent ay yung uniforme para dumating sila investiture. Ay sa ngayon itong type A uniform namin, ito pagka investiture, ito yung uso sa ngayon, ito kalakaran. Alam nyo, kababalik lang namin, matend kami ng World Jamboree sa West Virginia noong nakaraang July. At kasama ko si Secretary Roger Villa, sama ko si Dave Lanusa. Ano man nakita namin doon? Eh, naka-t-shirt lang, saka neckerchief. Pwede na, ano? Kaya yun ang isa sa pag-uusapan namin at aprobahan namin sa aming National Executive Board meeting sa darating October 25 na ipapayagan namin na yung naka-t-shirt ka at yung pantalon mo ay yung kung anong ginagamit sa eskwelahan, for as long as you have the prescribed neckerchief, ay pwede na. Kaya may salita, we're doing everything para noon maibaba namin ang gastos. Ang membership naman, hindi namin binago. Hanggang ngayon, eh, 50 pesos ang membership. So, at ito, pwede pa supportahan ng mga local government units. So, ini-encourage sa amin naman ng mga bata na mag-contribute naman sila 50 pesos lang naman. But the cost of uniform definitely is something that will cut down. From like 1,700 pesos, ito kasi, halos ganun, 1,517. Ibababa namin yun, mga 250 piso lang, naka-uniform ka na. Affordable na. Affordable na yan. Okay. Gob, pwede ho ba tayong, ano, meron na tayong yes, mga entertainer ng mga questions sa ating mga kasamahan? At yeah, sure, Evelyn, please. Okay. Magandang umaga po. Umaga po. Opo, si Rodin Stabili po. Rodin, thank you for inviting me, okay, Rodin. Anong po lang, ito na banggit niyo yung funding. Yes. I understand ang Boy Scout of the Philippines has about 3 billion pesos in assets and cash. Is that correct? 3 billion. We don't have 3 billion cash. Okay. But we have more than 3 billion pesos in assets. In assets? Yes. Okay. Meron ho kayong problema ata dyan sa Makati, sa Alpalan. Ano okay ba ang status ho niya? Dahil kung mako-convert ninyo yan into mo-monetize ninyo, so you don't have much problem as far as funding is concerned. Ano po ba status ng kaso? Alright, so in general, we have properties all over the country. Let me begin by saying that the mga tiranates na Boy Scouts of the Philippines, doon nakakaraang mga panahon. Isa dito, ay nung may parity rights ang mga Amerikano ay nakapag-ari sila ng lupa ang mga korporasyon. Nung pinatigil yan, tinigil ng parity rights, naobliga sila ngayon na either ibenta o i-donate. Yung Alphaland na binabanggit mo ay isang example. Ano nangyari doon? May isang milyon, or rather, may isang hektaryang lupa ang Boy Scouts na i-donate. Nung Goodyear, na naging Sime Darby later on, na at that point in time, ay dinonate sa Boy Scouts, pagkatapos, kinontrata nila for lease back. So, naka-lease sa kanila for 25 years. Supposedly, matatapos doon nakaraang 2015, more or less. Ang problema ay noong bandang 1998-1997, gusto nilang pumunta sa Sime. Nabili kasi ng Sime Darby yung Goodyear. Mahaba yung story na yan eh. If you indulge me. Noong nabili ng Sime Darby, gusto nilang mapunta na sa Malaysia. Hindi naman sila makalis sapagkat nandiyan dyan sila. May rights sila doon sa property nila. Kaya ang sinanay mong kahit sa amin noon, na-ibenta yung property at yung share nila makuha nila. During my time, we were hoping to sell it pero hindi rin katuloy yan. Until nga, itong 2007-2008, ito ay napagkasunduan na ibenta na ang 60% maging share ng Boy Scout, 40% share ng Sime Darby. Yung isang hektarya na yan ay nagkahalaga ng 1 bilyon patay sa market value. Independent surveyor, yun,
Cuerpo, appraisal company. So yung 600 million naging share ng Boy Scout. 400 million naging share ng Sime Darby. Yung share ng Boy Scout, eh ginawa naming investment in partnership, joint venture with Alphaland. So yun yung naging Alphaland Makati Place. Ang share namin is 600 million pesos worth of the land. Ang share nila, eh yung pagkatayan sa paglalagyan ng building. The buildings yan ay tatlong towers, tower 1, tower 2, tower 3,